Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot Rose. So ito po ang ating reading for Cancer. Ayan, take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? So sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. And of course, kung gusto mong magpa-personal reading, check mo na lang dyan sa description box. Okay? Let's start. This is for Cancer. Person na nasa isip mo, Cancer. Sino itong person na nasa isip mo? Ngayon. Excuse me. Person na sa isip ni Cancer. Yeah, this is a past person, an ex, someone na pwede nagkaroon ng disconnection or hindi magandang, ay maybe just an ending sa inyong dalawa. Kasi yung iba sa inyo, pwede naging maganda naman yung ending dahil there's this Three of Cups na maaaring this could be friends, no? So, energy nyo is pwedeng nagkaroon ng separation pero you remained friends, ganun. Or nasa friends list mo pa rin siya sa Facebook or whatever kind of social media, ano. And, yeah, you do over the Chariot. This is you, Cancer. So, pwedeng nag-walk away or lumayo ka dito sa person na ito or maybe vice versa. Pero yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ending sa inyo. Ano ang emotions? The Two of Cups. Nangihinayang dun sa relationship, sa connection, or sa sana. Alam mo yon, sana ganito, sana tayo ngayon, sana tayo pa rin, sana may ganun pa rin. Sana nagkaroon ng get back together sa atin. So, maraming sana, no? And ano pa ang emotions nitong person na ito? Patungkol sa iyo, Cancer. Emotions, there's a lot of love with the Ten of Cups. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Tinetreasure niya kung ano man yung minsan na naging sa inyo. Gusto niya sana ulit. Kaya lang, maybe ikaw ito na lumalayo or umiiwas na sa kanya. And then, I feel like pakiramdam ng person mo is that you're already happy. Somehow, nandun pa rin yung naka-hold on tight pa rin siya dito sa connection na ito. Naghihintay pa rin, ganun. Pero hindi ka pa rin niya pinapakawala, hindi ka pa rin niya to completely nililet go. Pero nandun yung pagtanggap niya sa kung ano man yung mga naging decision mo. Okay? And tell me more about his or her emotions for Cancer. Yeah, the Hierophant is here. So, talagang marami kang itinurong lessons or guide sa kanya, no? Na parang, kaya gusto niya pa rin ibalik or gusto niyang ibigay pa rin kung ano man yung puso niya sa'yo, yung emotions niya sa'yo, yung lahat. Gusto niya ibigay sa'yo dito. But you know, parang nakikita niya na hindi ka na sure or ayaw mo na sa kanya dito. Okay, so ano yung gusto niyang mangyari for Cancer? Gusto niya maayos yung gulo. Gusto niya makipagbalikan. Gusto niya magkaroon ng kayo ulit. Kasi nakikita ka niya as the high priestess. His or her soulmate. Okay, naging magulo yun sa inyo pero mahal ka pa rin niya. Knight of Cups. Aminado siya doon with the Queen of Cups. Okay. Ano yung challenge sa connection na ito? Challenge sa connection na ito, Cancer. Ang challenge sa connection na ito is the Eight of Swords. Okay, maybe someone here might be stuck sa situation. Page of Cups. I can see children here or child here. So, yung iba sa inyo, I don't know kung may kinalaman ba yun sa love, but yung iba sa inyo, if you do have children or child with this person, ito yung pinaka main challenge dito. Nine of Cups, yung iba sa inyo, ang challenge is kasi isa sa inyo is walang pakialam, which is that is you. And then yung challenge is the Hanged Man, hanggang kailan maghihintay at magle-let go itong person na ito sa'yo. Kasi sa nakikita natin, hindi siya magle-let go talaga sa'yo. So, challenge sa kanya yung paghihintay. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na part
part ng ating child, ng ating reading, which is yung Cancer dealing with each and each zodiac signs. Babanggitin natin kada zodiac sign and makita natin kung ano yung mga message doon. Okay. Spirit guides, angel guides, what do we have here for Cancer dealing with all zodiac signs, please? For Cancer dealing with all zodiac signs, please. Okay, thank you, spirit guides, angel guides. Wait lang, using ko lang ng konti. Okay, so what do we have here for Aries? Nag-enjoy itong person na ito, kunwari, pero marami siyang itinatago, which is pwedeng iniisip niya sa ngayon kasi yung sarili niya, so parang ini-enjoy niya lang yung buhay. Nag-move on siya, so kaya maaaring nililet go kanya or kina-cut off kanya, nilalayoan kanya, pero you know, maaaring tinatago niya lang sa sarili niya kung ano yung totoo, which is maybe there's still this emotions para sa'yo, kaya lang hindi niya ipinapakita ito. Parang pinapakita niya masaya lang siya, okay lang siya. Taurus, for Taurus, concentrate siya sa family at saka sa work, sa career. Pero mahal ka niya. Napapalibutan siya ng mga toxic na tao ngayon. Gemini, may mga decision siyang kailangan gawin. Marami siyang gustong mangyari dito sa inyo. Sa ngayon, ang decision niya is mag-move on at i-cut off ka sa sitwasyon, sa buhay niya. You know, maybe this person is moving on. Cancer, dealing with Cancer. Hindi na siya masyadong sure. Pero lagi kanya naiisip. There's this daydreaming energy. Lagi kanya na dinadaydream or iniisip. Alam mo yun. And this person, nagpo-focus siya sa kanyang future. Kasi pagdating sa connection ninyo, para hindi siya masyadong sigurado na. Okay. Leo. Okay. We do have the Chariot and the Five of Swords. Lumalayo siya, umiiwa siya dahil sa gulo na nangyayari sa inyong dalawa ngayon. Or lumalayo siya kasi someone here is hindi pabor sa connection na ito. So umiiwa siya. Virgo. I can see possible problem sa money. Ito person na ito. Naghihintay siya pero may mga ending siyang pinagdadaanan ngayon. Libra. For Libra, wala siyang ginagawa. Nagmamatigas siya dito sa connection na ito. Scorpio. Yeah, I can see ending dito sa person na ito pero naghihintay pa rin siya. Okay, naliglag. This person still loves you. Ine-end niya, pero mahal ka pa rin niya. The Nine of Pentacles is here. Maraming success na nangyayari ngayon sa buhay niya. So, nasa na tayo? Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius na tayo. Sagittarius. Nagkakaroon ng pagkakagulo sa inyo nito person na ito. Or galit pa rin siya sa iyo. And just in case babalik ka sa buhay niya, parang hindi siya papayag, hindi siya okay. Galit siya sa iyo. So, ayan. Masa ngayon masaya na siya or feeling niya masaya ka na. Capricorn. Mahal ka pa rin itong person na ito. Sobrang pagmamahal. Ay, yung iba sa inyo, kung magka-relasyon kayo, tuloy-tuloy yung relationship. I can see happiness sa inyo dalawa. Kung wala kayong relationship, maaaring may mahal ka nito person nito, but there's this new person na nagpapasaya sa kanya. Aquarius. Naiilang siya, nahihiyapati siya. And also, feeling niya kung may other options sa paligid mo, parang wala siyang chance because of those other choices or other options. Pisces. Uh,
pangarap ko pa rin itong person na ito, maaaring marami lang big change na nangyayari sa buhay niya ngayon. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.